This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Buong weekends ay kasama ko si Mike at ang pamilya niya, kasi nga ay halos ayaw na akong pauwiin ng kambal. Although hindi kami madalas na nakakapag-usap ni Mike, kahit pa gustong gusto ko siyang lapitan minsan kapag mag-isa siya at kausapin, ay hindi ko magawa kasi nga ay nahihiya at kinakabahan ako. Pero alam ko naman na tama sina Monique at Tita, na sa puntong ito, dapat ay gumawa ako ng paraan para mapatawad niya ako. Iyon naman talaga ang balak kong gawin, iyon nga lang hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Good morning Puma at Pa, nakangiting bati ko sa mga magulang ko, isang umaga nang nadatnan ko sila sa hapag. Good morning, maupo ka na nang makakain na tayo, sagot ni Mama na siyang agad kong ginawa. Bakit hindi ka pa nakabihis, wala ka bang klase ngayon? Tanong ni Papa bago uminom ng kape na nasa mug na hawak niya. May event lang po kasi sa school, at wala naman pong importanteng gagawin doon, kaya naisip ko na magpahinga na lang po ngayong araw, sagot ko, kaya halos sabay silang tumango. Maigi yan nak, gaya ng lagi kong sinasabi, huwag mong epi-pressure ang sarili mo, tugon ni Papa, kaya ngumiti na lang din ako. Nagsimula naman na kami sa pagkain pagkatapos noon, habang nakikinig lang kina Mama at Papa na mag-usap tungkol sa mga trabaho nila. Nakakatuwa kasi pareho silang nakikinig sa kwento ng isa't isa, na parabang interesado talaga sila. At sabi nila, kapag daw dumating na sa buhay mo yung tao na handang makinig sa lahat ng sasabihin mo, habang nakatingin ito sa'yo na may halong pagmamahal sa mga mata, kahit nagaano pa ka-nonsense at kababaw ang mga sinasabi mo, ay huwag mo nang pakakawalan. Well, alam naman nating lahat na matagal nang dumating ang tao na yun sa buhay ko. Ang kaso ay ako ang bumitaw at nagtulak sa kanya palayo. May problema ba nak, bakit parang ang tahimik mo, tanong ni Mama maya-maya pa, kaya muli akong napatingin sa kanila. Hindi po Ma, wala po, iniisip ko lang kung ano ang pwede kong gawin ngayong araw, nakangiting sagot ko. Bakit hindi ka nalang magpunta kina Mike, sigurado na matutuwa ang kambal kapag nandoon ka, suhestyon ni Mama. Wala naman si Mike doon, ngayon na ang simula niya sa pagtatrabaho sa firm, wika ni Papa. Hindi ko naman sinabi na si Mike ang puntahan niya, pwede namang yung kambal at gustong gusto naman nila itong si Alex, ani Mama at tumawa pa. Actually wala rin po ang kambal ngayon doon, I mean wala pong tao sa bahay ni na Mike bukod sa mga kasambahay. Kasi po nabanggit sa akin kahapon ni Tita na uuwi daw po sila sa Bulacan para pasyalan yung mga kamag-anak nila doon. Kasama rin po nila si Monique, sagot ko at bahagya pang natigilan nang may maisip bigla. Papa, anong oras po ang lunch niyo mamaya? Tanong ko pa. Depende sa dami ng kailangang tapusin na trabaho eh, bakit mo na itanong, tugon niya. Naisip ko lang po, siya rin naman na wala akong ibang gagawin ngayong araw. Bakit hindi ko na lang po kayo ipagluto at dalhan ng lunch, nakangiting saad ko, nakita ko kung paano sila nagkatinginan ni Mama bago sabay na napangiti. Sigurado ka bang ako ang gusto mong dalhan ng lunch, o si Mike, natatawa na saad ni Papa? Papa naman, syempre kayo po, sagot ko at nag-iwas pa ng tingin, kahit pa alam kong alam nila na si Mike talaga ang gusto kong makita at puntahan doon. Sige nga, anong iluluto mo para sa akin kung ganon, nakangisi na tanong ni Papa. Ano po, kaldereta po sana kung gusto nyo, o kung hindi naman sinigang na bangus po, sagot ko, dahil doon ay sabay na natawa sina Mama at Papa. Anak, hindi ba't yon ang mga paboritong ulam ni Mike? Eh sa tuwing pupunta siya dito noon ganon lagi ang request nyo sa akin na ulam, ani Mama. Kaya mahina na lang akong napabuntong hininga kasi alam ko na huling-huli na nila ako. Gusto ko po kasi talaga sana na makabawi sa kanya, ang kaso hindi ko po alam kung paano gagawin yon. Eh wala naman na po akong rason para puntahan o kausapin siya kung kailan ko gusto. Hindi po gaya ng dati, mababa ang boses na paliwanag ko. Anak, ayos lang yan, at walang mali sa gusto mong gawin. Huwag kang mag-alala. Kami ng Tito Mon mo ang bahala kasi kakausapin ko siya mamaya tungkol dito.
Ipagluto mo kami ng lunch, text kita kung anong oras ka pwedeng magpunta doon, nakangiting wika ni Papa. Dahil doon ay muli akong napangiti, lahat kasi ng malalapit sa amin ni Mike ay suportado ako sa desisyon kong ito. Napansin ko na silang lahat ay gustong magkaayos kami ni Mike, at dahil sa kanila, kahit na papaano ay gumagaan at lumalakas ang loob ko. Basta nak, dagdagan mo ha, tapos dalhan mo rin ako sa supermarket, napapangiti at malambing na wika naman ni Mama, kaya nakangiti akong tumango. Siyempre naman po Ma, sagot ko. Nagpatuloy naman na kami sa pagkain ng agahan, pagkatapos ay nagpahinga lang saglit sina Mama at Papa bago nagpasyang umalis na. Nang naiwan ako sa bahay ay nagpasya akong maglinis muna at magpapawis habang wala akong ginagawa, nang matapos ay umupo lang ako sa sofa na nasa sala namin at nag-social media. Hindi ko alam kung gaano katagal yon, pero sobra na akong naiinip kasi pakiramdam ko ay ang bagal tumakbo ng oras ng mga sandaling yon. Nang dumating naman ang alas 10 ng umaga, ay nagmamadali akong nagpunta sa kusina para nga masimula na ang balak ko na magluto ng kaldereta para sa kanila. Marunong naman akong magluto, pero hindi ako magaling. Ganun pa man, pinilit kong gawin ang makakaya ko para maging masarap yon, kasi nga ay gusto ko na matuwa sa akin si Mike kahit na papaano. Alas 11 nang matapos akong magluto, oo medyo nagtagal ako kasi ay mabagal akong kumilos at mag-prepare ng mga sangkap, lalo na ang paghiwa ng kung ano-ano. Nang tinignan ko ang phone ko ay may text si Papa na nagsasabing pwede na daw akong magpunta sa firm ng 11:30, kaya naman mabilis na akong tumakbo papunta sa banyo para maligo na. Pagkatapos kong maligo at magbihis, ay ibinalit ko na ang mga pagkain na dadalhin ko, nang ready na ako ay saka ako nagpasyang umalis na. Bago iyon, sinigurado ko muna na nakalock ang buong bahay, tapos ay naglakad na ako palabas ng subdivision namin, nang nasa kanto ay nakapara naman ako agad ng taxi. Una kong madadaanan yung supermarket kung saan nga nagtatrabaho si Mama bilang manager, nang malapit na ako ay agad kong tinawagan si Mama at sinabi na kung pwede, ay hintayin na niya ako sa labas, na siya namang ginawa niya. Hindi na ako bumaba sa taxi, yung bintana na lang ang binuksan ko. Mukhang nagmamadali ka masyado ah, huwag ka masyadong magpahalata na excited kang makita siya, nakangiti na saad ni Mama sa akin nang maibigay ko na sa kanya ang paper bag na naglalaman nga ng lunch na dala ko para sa kanya, kaya mahina akong natawa. Sabi po kasi ni Papa 11:30 daw po ang lunch nila, sagot ko. Sige po Ma, mauuna na po ako, enjoy your lunch po, dagdag ko pa. Sige anak, ingat ka sa biyahe, sagot niya at nakangiti pang kumaway sa akin. Pagkatapos noon ay muli nang pinaandar ng driver ang taxi, at nagpahatid na nga ako sa firm ni na Mike. Nasa 10 minuto na lang ang naging biyahe noon, kasi ay hindi naman nakalayuan ang supermarket sa firm. Nang makarating ay nagbayad ako agad at bumaba na. Tumingin muna ako sa entrance at huminga ng malalim, bago nakangiting naglakad papasok sa loob. Ang kaso ay hindi ko alam kung saan ako pupunta, hindi ko alam kung saan ang opisina ni Tito Mon dito, maging ang opisina ni Papa. Sa tuwing nakakapunta kasi ako dito noon, lagi lang naman ako sa labas, o kung hindi naman ay sa lobby. Kaya naman nang nasa lobby na ako, ay agad kong inilabas ang phone ko para tawagan si Papa. Hello anak, nasaan ka na? Bungad niya pagkasagot ng tawag ko. Nandito na po ako sa lobby pa, saan po ako pupunta? Tanong ko. Hintayin mo ako dyan, pupuntahan kita, sagot ni Papa bago ibinaba na ang tawag. Ilang sandali pa ay nakita kong nagbukas na ang elevator at nakita ko na lumabas doon si Papa. Hindi naman ako nagdalawang isip na lumapit sa kanya. Nasa opisina ang Tito Mon mo at si Mike, ino-orient niya si Mike sa mga magiging trabaho nito, kasi siya na ang magiging acting vice president ng firm, mika ni Papa, kaya marahan akong tumango. Alam mo ba, kaninang ipinakilala siya sa mga empleyado, ang daming kinilig at nagtanong kung single daw siya, dagdag pa ni Papa, kaya bahagya akong napanguso. Dinagdagan mo naman ang dala mo, hindi ba? Tanong pa niya, kaya nakangiti akong tumango. Sumakay naman na kami sa elevator, at maya-maya pa ay nakarating kami sa 5th floor ng building, pagkalabas sa elevator ay naglakad pa kami.
Itinuro sa akin ni Papa kung saan ang opisina niya, kung saan kasama niya doon ang team niya. Siya kasi ang parang pinaka-head ng mga company lawyers ng firm, siya ang chief legal officer. Ako naman ay tahimik lang na nakikinig at tumatango, hanggang sa maya-maya pa ay nakarating na kami sa harap ng isang nakasarang pinto, at ang nakalagay sa pinto ay president, kaya alam ko na ito ang opisina ni Tito Mon. Agad namang kumatok si Papa. "Come in," narinig naming saad ni Tito Mon, kaya binuksan na ni Papa ang pinto, at sabay kaming pumasok doon. Namangha nga ako sa ganda at laki ng opisina ni Tito Mon. May sariling flat screen TV doon at parang sala, meron ding sariling ref at kung ano-ano pang kailangan. Kung iisipin, ay para na itong isang studio type na condo o apartment. "Pasensya na, nakakaabala ba kami?" nakangiting tanong ni Papa. Nakita ko na napangiti rin si Tito Mon dahil doon, samantalang si Mike na nakaupo sa silya sa harap ng office table ng papa niya ay nakakunot lang ang noo habang nakatingin sa amin. "Hindi naman pare, anong atin?" pagsakay ni Tito Mon sa tanong ni Papa, na umaaktong walang ideya sa nangyayari. "Ito kasing si Alex, dinalhan kami ng mama niya ng lunch, naiinip daw kasi nga wala siyang klase at walang ginagawa sa bahay, e naparamiang dala niya sa akin, itatanong ko lang sana kung kumain na ba kayo, kung hindi pa isumabay na kayo sa amin," wika ni Papa, napalunok naman ako ng laway at nag-iwas ng tingin. Sakto nagugutom na rin ako, aayain ko na nga rin sanang kumain ng lunch itong si Mike, nakangiti na sagot ni Tito Mon at tumayo na. "Anong dala mo iho?" tanong pa sa akin ni Tito Mon. "Nagluto po ako ng kaldereta, Tito," sagot ko. Bahagya pa akong napatingin kay Mike na ngayon ay nakatingin naman sa cellphone niya at parang may ka-text. "Sige, maupo na kayo at nang makakain na tayo, Mike, tumayo ka na rin dyan," saad ni Tito. Kumuha ng mga plato, kutsara at baso si Tito Mon mula sa mini kitchen ng opisina niya, tapos ay umupo na rin sila sa L-shaped na sofa kung saan kami umupo ni Papa. Tumabi agad si Tito kay Papa, kaya walang choice si Mike kung hindi ang umupo sa tabi ko. "Ayos mukhang masarap ito ah," nakangiti na saad pa ni Tito Mon. Tapos ay nagsimula na nga kaming kumain ng magkakasabay. Tahimik lang ako, pero pinakikiramdaman ko ang bawat kilos ni Mike na nagsimula na ring kumain. "Masarap nga, magaling ka palang magluto iho, meron ka bang hindi alam na gawin?" bola sa akin ni Tito, kaya mahina akong natawa. "Hindi naman po Tito, medyo tumagal nga po ako sa pag-prepare niyan kasi first time, pero may ibang mga putahe naman po na napi-perfect ko na. Gaya po ng adobo," sagot ko. Medyo maalat, biglang saad ni Mike maya-maya pa, kaya natigilan kaming lahat at sabay-sabay na napatingin sa kanya. "I mean, medyo samobra ata ang asin na nailagay mo, best friend, medyo maalat kasi, o baka mataas lang ang timpla mo, pero okay naman," nakangiti na bawi pa niya, kaya napalunok na lang ako ng laway at pilit na umiti. "First time ko kasing nagluto niyan, pero at least next time alam ko na, nahihiya na saad ko na lang." "Maalat ba, parang hindi naman ah, okay nga eh, ako gusto ko ang lasa," nakangiti na saad agad ni Tito Mon, siguro para kahit na papaano ay gaman ang ora. "Sa susunod na wala kang klase at ginagawa iho, dalhan mo ulit kami ng lunch dito ha," wika pa niya sa akin. "Oo naman po Tito, wala pong problema," mababa ang boses na sagot ko. Nagsimula na rin akong kumain, at nang matikman ko yon ay medyo napangiwi ako nang mapansin na maalat nga. Mahina namang natawa si Mike, kaya napatingin ako sa kanya, at mukhang natawa siya dahil sa naging reaksyon ko, kasi ay tama ang sinabi niya. Agad kong naramdaman ang pag-iinit ng mukha ko dahil sa hiya, pero nagpatuloy pa rin naman ako sa pagkain. "Alex iho, may ibang gagawin o lakad ka ba pagkatapos kumain?" tanong ni Tito Mon sa akin maya-maya pa. "Wala naman po Tito, uuwi na po ako, bakit po?" tugon ko. "Kung naiinip ka, baka gusto mong sumama na lang sa amin sa Batangas, may site visit kasi kami doon, kasama din naman ang papa mo," wika niya, mataman kung pinagmasdan si papa na seryosong kumakain kunwari, pero halatang may itinatago ng ngiti sa lobby, dahil doon ay saka ko na pagtanto na plano nila ito ni Tito Mon. "Ngayon gets ko na,
kung bakit sinabi ni Papa sa akin kaninang umaga na kakausapin daw niya si Tito Mon at sila daw ang bahala, kasi may plano sila na ganito. Hindi po ba ako makakaistorbo sa inyo doon, Tito? Tanong ko naman kunwari. Hindi naman, alam mo hindi na nga sana kami tutuloy doon, ang kaso naisip ko na kailangan ding maranasan agad ni Mike kung ano ang mga ginagawa sa site visit, at dahil nandito ka naman na, sumama ka na lang sa amin, sagot niya, kaya muli akong umiti bago tumango. Sige po, sagot ko. Nagpatuloy naman kami sa pagkain pagkatapos nun, habang ako ay tahimik lang na nakikinig sa mga kwentuhan nila. Kung minsan ay kakausapin din naman nila ako, at may mga tinatanong sila sa akin, at saka lang ako nagsasalita at sumasagot. Nang matapos kumain ay nagpahinga lang kami saglit habang nagkukwentuhan pa rin, alauna na ata yon nang inaya kami ni Tito na aalis na. Bale apat lang kami, at napagpasyahan namin na yung Fortuner ni Tito Mon ang gagamitin, siya ang nagmaneho at kasama niya si Papa sa harap. Kami naman ni Mike ay magkatabi sa backseat, at syempre ay tuwang-tuwa naman ako sa pagiging supportive sa akin ng mga papa namin, sobrang nakakataba ng puso. Hindi naman kailangan, pero gumagawa sila ng paraan para pagsamahin kami ni Mike, kaya alam ko na sa puntong ito ay kailangan ko rin gawin ang parte ko para makabawi nga sa kanya. Oo nga pala Mike anak, daan din tayo doon sa rest house na binili ko para sa atin, saad ni Tito Mon maya-maya pa. At tumango naman si Mike. Balak kong iparenovate yun para mas maging maayos, para sa susunod na bakasyon ng mama at mga kapatid mo dito, pwede mo silang dalhin doon. Ibababa kita doon, tignan mong maigi ang bahay at tignan mo kung ano ang mga pwedeng ayusin at palitan, bali ikaw ang gagawin kong in charge, yun ang unang proyekto mo sa akin. Pagkatapos, tawagan mo ako at susunduin kita. Hindi naman malayo yung rest house sa site na pupuntahan natin, saad pa ni Tito. Hindi po ba pwedeng hintayin nyo na ako, para mag-guide at matulungan nyo rin po ako, pagkatapos saka na po tayo dumiretso sa site, sagot ni Mike. Baka naman gabihin na tayo masyado, sasamahan ka na lang ni Alex para hindi ka mainip doon at may makausap ka pa rin, regarding sa site visit, kung hindi ka man makahabol, may mga site pa naman tayo na pwedeng puntahan sa ibang araw. Saad ni Tito Mon, bigla ulit akong nakaramdam ng kaba dahil doon, ganun pa man ay may halo pa ring excitement sa ideya na may iwan kaming dalawa lang ni Mike sa rest house nila na sinasabi ni Tito. Kayo po ang bahala pa, sagot na lang ni Mike. Pagkaraan ng halos dalawang oras na biyahe, ay nakita kong ipinasok na ni Tito Mon ang sasakyan sa isang kanto. Puro-puno ang nakikita ko, may mga bahay man ay iilan lang at magkakalayo pa ang mga ito. Tapos maya-maya pa ay ipinarady niya ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate. Sabay-sabay naman kaming bumaba ng sasakyan, at labis na naman akong namangha nang makita kung gaano kalaki at kaganda ang rest house nila. Walang gaanong bahay, puro puno sa paligid, at tahimik ang lugar. Heto ang susi Mike, wika ni Tito tapos ay inihagis niya yon na agad namang nasalo ni Mike. Tawagan mo ako kapag okay na, didiretso na kami sa site, saad pa niya, kaya tumango na lang si Mike. Tapos ay sabay nang pumasok ulit sa sasakyan sina Papa at Tito at umalis na nga. Nanatili naman akong tahimik nang napatingin kay Mike, tipid lang siyang umiti sa akin. Halika na sa loob, pag-anyaya pa niya sa akin, bago binuksan ang gate, kinakabahan man ay sumunod din naman ako agad sa kanya. Wow ang ganda dito, namamangha na saad ko, ang dami kasing magaganda at makukulay na bulaklak sa hardin na siyang bumungad sa amin pagkapasok sa gate. May rest house pala kayo dito, tanong ko pa. Actually 3 months ago lang ata nang mabili ni Papa ito, kaya ito rin ang unang beses na nakapunta ako dito, aniya. Nagpatuloy naman kami sa paglalakad, hanggang sa nakarating na kami sa nakasarang pinto. Gamit ang susi na hawak ni Mike ay binuksan niya yun, medyo natakot nga ako kasi ay yung mga silya at iba pang gamit ay natatakpan ng kulay puti na mga tela, tapos ay medyo maagyo ang loob, parang yung mga napapanood ko sa mga horror movies na haunted house. Kung gusto mo maupo ka na muna at hintayin mo na lang ako, habang tinitignan ko ang buong bahay, saad niya. Hindi sasamahan na kita, agad na sagot ko. Kumunat naman ang noo niya nang marinig ang mabilis at walang pag-aalinlangan na sagot ko,
Tapos ay mahina siyang natawa. Teka, huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka, nakangisi na tanong niya. Hindi ah, agad na depensa ko naman, kaya nagkibit siya ng balikat. Sabi mo eh, halika doon muna tayo sa likod, tignan natin yung swimming pool, aniya tapos ay tumalikod na at nagsimulang maglakad. Hindi naman ako nagdalawang isip na sumunod sa kanya, habang ang dibdib ay malakas pa rin ang kabog, hindi ko alam kung dahil ba natatakot nga ako sa ayos ng bahay, o dahil sa presensya niya at sa ideya na kaming dalawa lang ang magkasama dito ngayon. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang sinabi, pero sobra talaga akong namamangha sa laki at ganda ng bahay. Kahit yung swimming pool, ang laki at parabang ang sarap maligo kapag okay na yon. Wala na sigurong kailangang ayusin sa pool, okay na yan lalo na kapag malinis na. Ano sa tingin mo, saad ni Mike habang iginagala ang mata sa paligid, tapos ay may hawak siyang iPad na parabang doon niya inilalagay yung mga napapansin niya na kailangang ayusin sa bahay. Ikaw, I mean sa inyo naman ito, ang tanging naisagot ko, gusto ko nang saktan ang sarili ko kasi ay may oras na ako ngayon na kausapin siya, kaso hindi ko talaga alam kung saan at paano magsisimula. Sa loob na tayo ulit, saad niya, nang naglakad na siya ay sumunod naman ako. Tahimik lang ako habang pinapanood ko siya, hanggang sa tila natapos na siya sa unang palapag kasi ay naglakad na siya papunta sa second floor ng bahay, at sumunod pa rin naman ako. Okay rin naman ang disenyo ng mga kwarto, kahit yung mga banyo, although may mga shower at bathtub na kailangang palitan kasi halatang sira na, hindi ko lang gusto ang kulay ng pintura, parang ang boring masyado, wika niya, hindi naman ako sumagot kasi ay wala naman akong alam sa ganito. Ano sa tingin mo ang magandang kulay? Tanong pa niya tapos ay tumingin sa akin. Ikaw, I mean sa inyo naman ito, sagot ko ulit, at napangiwi pa dahil sa katangahan ko. Sabihin natin kunwari na ikaw ang titira dito, anong kulay ang gusto mo, tanong niya. Kombinasyon siguro ng white at light green, yung white kasi malinis tignan, tapos yung light green naman, parang ang gun at fresh sa mata, lalo na puro puno ang makikita mo sa labas, sagot ko naman, tipid naman siyang ngumiti tapos ay tumango. Nagpatuloy pa siya sa pagpasok sa mga sumunod na silid, at halos isang oras ata bago siya natapos. Halika na sa baba, tatawagan ko na si Papa, pag-anyaya niya sa akin, kaya naglakad na kami pababa. Nang nasa terasa na kami ng bahay, ay saka ko na pagtanto na malakas pala ang ulan. Hindi ko kasi napansin habang nasa loob kami kanina. Hihintayin lang daw nila na medyo tumila ang ulan, tapos pupuntahan na nila tayo dito, saad ni Mike maya-maya pa, kaya tumango na lang ako. Pakiramdam ko, bukod sa mga pamilya namin, ay kakampi ko rin ang ulan. Sa lakas kasi nito, tiyak na matatagalan bago kami puntahan ni na Papa at Tito dito. Maupo na muna tayo best friend, nakangiting saad pa niya, bago umupo sa mahabang silya na nasa terasa, na sa tingin ko ay gawa sa Nara. Nahihiya at kinakabahan man ay umupo rin naman ako doon, tapos ay tahimik kong pinagmasdan ang pagbagsak ng malakas na ulan. Ilang minuto kaming binalot ng katahimikan, na tila ba pareho kaming nakikiramdam sa isa't isa, pero hindi naman namin alam kung bakit. Ah, Mike, saad ko maya-maya pa. Best friend, saad naman niya, at halos sabay naming sinabi ang mga iyon. Ano yun best friend, mauna ka na, wika niya. Hindi mauna ka na, tugon ko naman, kaya mahina siyang natawa bago tumango. Napansin ko lang na parang ang tahimik mo, may problema ba, o hindi ka ba komportable na kasama ako, aniya kaya mabilis akong umiling. Hindi Mike, hindi sa ganon, sa totoo lang nahihiya kasi ako sayo, sagot ko at napabuntong hininga pa. Iyon nga sana ang gusto kong sabihin, o pag-usapan natin, pasensya na pero kahit kasi sabihin mo na okay ka na, na wala na sa'yo yung mga nangyari, sobra pa rin talaga akong nahihiya sa'yo, dagdag ko pa. Wala na talaga sa akin yung mga nangyari best friend, okay na ako, hindi ako galit sa'yo kung iyon ang iniisip mo, sagot niya at ngumiti pa. Ang tagal tumila ng ulan ano, medyo nagugutom na ako, pag-iiba pa niya ng usapan, tapos ay mahina siyang tumawa. Napalunok naman ako ng laway, kasi alam ko na hindi talaga okay ang lahat.
Pero paano ko siya pipilitin ngayon na aminin sa akin na hindi siya okay, na hindi kami okay, na hindi pa talaga niya ako napapatawad sa kasalanan ko sa kanya, hindi ko na alam. Pangalawang beses na ito na sinubukan ko siyang kausapin tungkol sa mga nangyari, pero pilit niyang sinasabi sa akin na wala na daw sa kanya ang mga yon, pagkatapos ay iibahin na niya agad ang topic. May dala akong crackers, kainin mo na muna, mababa ang boses na wika ko at pilit pang umiti, tapos ay inilabas ko ang crackers mula sa dala kong bag at binigay ko iyon sa kanya. Ayos, hindi ka pa rin nagbabago best friend, lagi ka pa rin may baon na ganito, nakangiti na saad niya bago tinanggap iyon at binuksan. Inisip mo ba na nagbago na ako, mababa ang boses na tanong ko, simpleng tanong lang yun, pero malalim ang kahulugan sa akin. Marami na kasi masyadong nagbago, hindi ba hindi naman natin mapipigilan na magbago ang mga bagay at tao, nakangiti na sagot niya bago kumain ng crackers, hindi ko alam kung ako lang ang nag-iisip, o kung may iba pang kahulugan ang pagkakasabi niya noon, lalo pat sinabi ko sa kanya noon na nagbago na ang nararamdaman ko para sa kanya. Oo nga eh, sagot ko at napabuntong hininga na naman, tapos ay muli kong ibinalik ang paningin sa ulan. Sabi nga nila, walang permanente sa mundo, lahat ay nagbabago, at madalas napapahiling ka na lang na sana may mga bagay na manatili sa kung ano ito, at hindi ito magbago kahit na kailan, mababa ang boses na dagdag ko pa. Ramdam ko na bahagya siyang natigilan at napatingin sa akin dahil doon, pero hindi ko siya tinignan. Ayaw ko kasi na makita niya ang lungkot sa mga mata ko gayong ako naman ang may kasalanan kung bakit nangyayari ito, ayaw ko na maawa siya sa akin. Kasi kung mapapatawad niya ako, gusto ko na mapatawad niya ako na pinaghihirapan kong makamit ang kapatawaran niya. Para masabi ko na deserve ko yun, hindi yung mapapatawad lang niya ako dahil sa awa. Alas 6 ata yun ang gabi nang balikan kami ni na Papa at Tito Mon, medyo tumila na ang ulan noon, at nang masigurado na nakalock na ang rest house nila, ay nagpa siya kaming umalis na. Dahil gabi na yon ay dumaan muna kami sa isang resto para magkakasabay na kumain ng dinner. At habang nasa dinner ay tahimik ko lang silang pinakikinggan na mag-usap, pinag-uusapan na kasi nila yung utos ni Tito Mon kay Mike kanina, yung tungkol sa pagpaparenovate nga nila ng rest house. Maganda naman ang mga ideya ni Mike, alam ko yon dahil bukod sa natural sa kanya ang pagiging magaling, ay napansin ko na natutuwa rin si Tito Mon sa mga insights at suggestions niya. Nang matapos kumain ay bumiyahe na ulit kami pabalik sa firm, alas 8 na ata yon nang makabalik kami. Siyempre ay nagpaalam na rin kami sa kanila na uuwi na, kasi nga ay alam namin na mag-isa sa bahay si Mama at hinihintay kami. Kumusta anak, ayos ba ang plano namin ng Tito Mon mo na iwan kayong dalawa doon? Natatawa na tanong ni Papa nang nasa biyahe na kami, tipid naman akong umiti sa kanya. Salamat po sa tulong niyo ni Tito Papa, text ko rin po siya mamaya para makapagpasalamat din po ako sa kanya, sagot ko. Teka, may problema ba? Hindi ba kayo nakapag-usap, o nag-away ba kayo? Nakakunot ang noo na tanong niya. Hindi po Papa, ayos naman po kami, sagot ko at napabuntong hininga pa. Actually sinubukan ko po siyang kausapin, pero gaya po nung una, sinabi po niya na okay lang siya, na wala na sa kanya ang mga nangyari, tapos iniba na po niya ang usapan, wika ko pa. Enak baka naman okay na talaga siya, tanong ni Papa kaya napatingin ako sa kanya. Hindi ko rin po alam pa, pero sana nga po, sagot ko na lang. Hindi na ulit nagsalita si Papa hanggang sa makauwi na kami. Dahil nag-dinner na rin naman kami bago umuwi, ay nagpaalam na ako sa mga magulang ko na papasok na sa kwarto ko at magpapahinga. Naghilamos muna ako at nagbihis, at nang matapos ay humiga na ako sa kama ko at nagpa siya na mag-social media muna habang hindi pa ako inaantok. Sa sumunod na araw ay maaga akong bumangon, naligo at nagbihis dahil nga may klase na ako. Wala namang espesyal na nangyari ng araw na yon, pero pagkarating ng hapon, saktong pagkalabas ko sa gate ng university ay nakita ko ang kambal, kasama si Monique na tila naghihintay. Nang makita nga ako ng kambal ay nakangiti silang kumaway sa akin. Bakit kayo nandito? Tanong ko pagkalapit. Hinihintay ka namin kuya, kailangan kasi namin ng tulong mo, nakangiti na sagot ni Misty.
Tulong saan? Nakakunot ang noo at nalilito na tanong ko. Huwag tayo dito, doon tayo sa malapit na coffee shop na nadaanan namin, nakangiting saad naman ni Monique, kaya dumiretso kami doon. Nang makarating ay umorder muna sila ng kape at slices ng cake para sa amin, tapos ay umupo na nga kami. So ganito kasi yan, hindi ba birthday na ni Mike sa Sabado, naisip namin na surpresahin siya, nakangiting paninimula ni Monique. Saglit akong natigilan kasi nawala sa isip ko na birthday na nga pala ni Mike sa Sabado. Ano ang plano? Tanong ko naman, na siyang nagpangiti sa kanilang tatlo. Bali hindi niya alam na magkakaroon ng selebrasyon, ang alam niya ay dinner lang, at ang gagawin natin ay surprise party. Tulungan mo lang kami sa preparation, doon naman gagawin sa bahay nila. Ano sa tingin mo, magluluto ba tayo o magpapakater na lang, wika ni Monique. Hindi ba wala siyang trabaho sa Sabado, kung magluluto pa, baka makahalata siya, magpa-cater na lang siguro, suggestion ko, kaya tumango sila. Sige, okay lang ba kung ikaw na ang bahala doon, tapos kausapin mo na rin yung ibang kaibigan o close friends niyong dalawa na magpunta, may alam ka o kilala ka ba na event organizer, wika ni Monique. Meron naman, kakausapin ko, nagka-cater din sila, sagot ko. Ayun, okay na pala, basta huwag mong kakalimutan na i-add sa pagkain yung mga paborito ni Mike ha, ikaw ang pinaka nakakakilala sa kanya, kaya alam mo na ang mga iyon. Kami naman, aayain namin siya na lumabas sa Sabado, para wala siyang ideya sa surprise, at gabi na kami uuwi, nakangiting saad ni Monique, ngumiti rin naman ako bago tumango. Sige, ako na ang bahala, sagot ko. At saka hingan mo rin sana sila ng birthday greetings at wishes in video, kahit ikaw, tapos ibigay mo sa akin para mapa-edit ko, play natin sa mismong party, wika ni Monique. Marunong din akong mag-edit ng video, pwede naman ako na rin ang gagawa nun, bigay nyo na lang sa akin yung mga video greetings nyo at ako na rin ang bahala, nakangiti na saad ko. Sigurado ka ba, eh sobrang dami mo nang gagawin. Kasi hindi naman biro na makipag-coordinate sa organizer, nag-aalala na tanong ni Monique. Ano ka ba, ayos lang, nakangiti na sagot ko, gusto kong gawin ito para kay Mike, umaasa na kahit papaano ay maa-appreciate niya ako kahit konti lang, kapag nag-effort ako. Medyo nagtagal pa kami doon, marami kaming napag-usapan na plano tungkol sa surprise birthday party nga para kay Mike, at ang ending, ang theme na napili namin ay cowboy style party. Sa mga sumunod na araw, kahit pabisi ako sa law school ay isinabay ko pa rin ang araw-araw na pagpunta at pagkausap sa event organizer tungkol sa mga plano para nga sa birthday ni Mike. Siyempre ay ina-update ko rin sina Monique at ang kambal tungkol dito, kasi ay sila naman talaga ang pasimuno ng plano. May mga pagkakataon na alas 8 o alas 9 na ako ng gabi nakakauwi sa bahay, pero ayos lang. Hindi ako nagreklamo. Kahit pa sobrang dami rin ang ginagawa sa law school. Kasi nga, ang iniisip ko ay para ito kay Mike, at wala ito kumpara sa kasalanan ko sa kanya noon. Ano okay na ba? Alam na ba ng event organizer ang gagawin nila? Tanong sa akin ni Monique nang dumating ang araw ng Biyernes, at nagkita kami kasama ang kambal sa mall para bumili ng cowboy costume namin, at makahanap na rin ng pwedeng gift kay Mike. Well, mula nang sinabi ni na Monique at kambal sa akin ang tungkol sa surprise birthday party para kay Mike ay humanap na ako agad ng pwede kong maibigay na regalo para sa kanya. At naisip ko ay isang customized na promise ring ang ibibigay ko sa kanya, medyo mahal yon lalo na't gold pa, pero may konting ipon naman ako, at ayos lang kasi ay para kay Mike naman. Simple lang ang disenyo nun, parang normal na singsing lang pero sa loob ay nakaukit ang pangalan niya. Kung itatanong nyo naman kung bakit Sing Sing, may nabasa kasi ako sa isang magazine noon na ang promise ring daw ay pwedeng simbolo ng fresh commitment, at pwede ring magsabi na open ang taong nagbigay na mag-commit para ayusin ang mga bagay-bagay at manatili sa tabi ng pagbibigyan nito. Oh, bale alas 3 ng hapon bukas ay isasama ko sila sa bahay ni na Mike para masimula na ang preparation, nakangiting sagot ko. Iyong video greetings naman natin, hindi ko pa natatapos. Pero gagawin ko mamayang gabi, wala pa rin kasi akong video dagdag ko pa. Okay lang yan, salamat talaga Alex ha,
Ikaw ang pinaka-nag-effort dito, nakangiti na sagot ni Monique. Ano ka ba? Wala yun, natatawa na wika ko. Grabe talaga ang pagmamahal mo kay Mike ano, wika pa ni Monique, kaya saglit akong natigilan at napatingin sa kanya. Alam mo kung may wish man ako, yon ay sana magkaayos at magkabalikan na kayo, nakangiting dagdag pa niya, kaya tipid na lang akong ngumiti. Sana nga, mababa ang boses na sagot ko na lang. Ayain natin si Mike na mag-bar mamaya, kailangan malasing natin siya para late siyang magising bukas, tapos pagkagising niya, saka namin siya aayain na lumabas, saad pa ni Monique, kaya tumango ako ulit. Hindi ba pwedeng sa bahay na lang, nakanguso na tanong ni Misty, kasi ay underage sila at hindi pwede sa mga night bars dito, kasi nga wala pa silang 18. Tatanggapin kaya nila dito yung mga fake ID na ginagamit namin doon, tanong ni Mikey, kaya natawa kaming lahat. Siguro naman, lalo na UK-based yung mga ID na yun, kaya baka tanggapin naman nila, sagot ni Monique. Makakasama kayo sa amin, huwag kayong mag-alala, ako ang bahala, hindi nyo na kailangang gamitin yung mga fake ID nyo, nakangiti na wika ko naman. May kaibigan kasi ako na nagmamay-ari ng night bar, pero promise nyo na hindi kayo magulo doon ah, dagdag ko pa. Siyempre naman Kuya Alex, promise behave lang kami ni Misty, nakangiti at excited na tugon ni Mikey. Nagpatuloy naman na kami sa paghanap ng cowboy costume para sa amin, medyo nagtagal kami at alas 8 na ata kami natapos, nang matapos ay nagpasya muna kami na kumain na doon ng dinner kasi ay medyo late na rin yun. Text ko na lang yung address ng night bar sa inyo, doon na tayo magkita-kita, tatawagan ko rin yung kaibigan ko, nakangiting wika ko nang naghihintay na kami ng taxi. Alas 9 kasi ang usapan namin, at napagpasyahan namin na umuwi na muna para makapagbihis. Dahil may less than 1 hour pa ako, ay nagpasya ako na mag-edit muna ng video, may alam naman ako sa ganon kaya mabilis din akong natapos, bali yung sariling video greetings ko na lang para sa kanya ang kulang. Sinubukan ko na kuhanan ng video ang sarili ko, pero nakailang ulit ako na hindi natatapos iyon kasi ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin sa kanya. Kaya naman ang ending ay hindi ko natapos kasi ay mag-aalas 9 na at kailangan ko nang umalis. Siyempre ay maayos akong nagpaalam sa mga magulang ko at pinayagan naman nila ako. Ako ang nauna na makarating sa bar at naghintay ako ng ilang minuto sa labas nang makita ko ang pamilyar na sasakyan ni Mike ay nakangiti akong kumaway sa kanila nang bumaba na sila doon at lumapit naman silang apat sa akin. Pasensya na Alex ha, na traffic kasi kami. Agad na saad pa ni Monique. Naku wala yun, kadarating ko lang din naman halos, pasok na tayo, nakangiting sagot ko naman. Alex nandito na pala kayo, nakangiting wika ni Drake na sinalubong kami. Doon ang table nyo, medyo malapit sa stage at sa banda na magpe-perform ngayong gabi, wika pa niya. Salamat Drake, nakangiting sagot ko naman. Oo nga pala, mga kaibigan ko, si Monique at si Mike, at ang kambal na kapatid naman ni Mike, sina Mikey at Misty, guys, ito naman ang kaibigan at kaklase ko sa law school, si Drake, pagpapakilala ko. Bigla pa akong natigilan at gusto kong saktan ang sarili ko, kung bakit nawala sa isip ko yung issue ni Mike kay Drake. Na nakita niya kami at nakuhanan ng picture na magkasama at inisip niya na may something sa amin. Pakiramdam ko tuloy ay napaka-insensitive ko, hindi naman ako bobo pero ang tanga ko sa part na ito. Ganun pa man ay hindi naman nagsalita si Mike at tinanggap pa rin ang nakalahad na kamay ni Drake, tapos ay sinamahan na kami nito papunta sa magiging mesa namin pagkatapos. Sabi mo hindi ka umiinom, kaya medyo nagulat ako nang tumawag ka kanina at nagsabi na pupunta nga kayo dito, natatawa na tanong pa ni Drake sa akin, nang nakaupo na kami, pero siya ay nakatayo pa rin. Hindi talaga ako mahilig uminom, at mababa lang ang alcohol tolerance ko, sagot ko na lang. Ganun ba, sige at may iwan ko na muna kayo rito, kung may problema o kung may kailangan kayo, magsabi ka agad sa akin Alex ha, nakangiti na saad niya. At dahil ikaw ang the best na classmate, at ito ang unang beses na nagpunta ka dito, sa akin na ang bill niyo, pero sa susunod dapat may bayad na, natatawa na saad pa niya. Kaya naman naming magbayad, bulong ni Mike,
kaya napatingin sa kanya si Drake at pilit pang umiti, ang mga kambal naman at si Monique ay nagpipigil ng tawa. Sige Drake, salamat, tatawagin na lang kita kapag may kailangan kami, wika ko na lang. Sige Alex, enjoy kayo dito, sagot niya at nagpaalam na ulit sa amin, bago siya umalis ay siya na rin ang tumawag ng waiter, at umorder naman na kami agad. Gaya ng sinabi ko, ay hindi talaga ako malakas uminom, although umiinom naman ako ng konti at kay Mike ako natuto noon. Ngayong gabi, kahit pa ayaw ko ay alam kong wala akong choice kung hindi ang uminom din kasama sila. Umorder sila ng isang bote ng wine na nasa less than 1 lang ang alcohol percentage para kina Mikey at Misty. Tapos ay isang bote rin ng whiskey para daw sa amin ni na Mike at Monique. Nagreklamo nga si Mikey kasi ay gusto niya na sumali sa amin, pero hindi siya pinayagan ni Mike, kaya wala na rin itong nagawa sa huli. Bukod doon ay may dalawang klase din ng pulutan at mga chips, nung una ay tahimik lang kami na nakikinig sa kumakantang banda, hanggang sa nagsimula na rin silang magkwentuhan ng tungkol sa kung kahit na ano lang. Minsan ay kakausapin din naman nila ako, lalo na si Monique at ang kambal, at sumasagot naman ako. Pero si Mike ay tahimik lang at mukhang wala sa mood, pero sumasagot din naman siya kapag siya ang kinakausap. Bale animang silya sa mesa namin, magkatabi kami ni na Mikey at Misty, at nasa harap naman namin ang magkatabing sina Mike at Monique. Literal na magkaharap kami ni Mike, kaya medyo naiilang ako lalo na kapag nagkakatinginan kami. Kuya Alex, pwede ba tayong mag-request ng kanta, o pwede bang makijam sa kanila? Nakangiti na tanong sa akin ni Mikey maya-maya pa. Oo naman, gusto mo bang kumanta sa stage? Nakangiti na sagot ko. Hindi kuya, joke lang, pero gusto ko sanang mag-request ng kanta, aniya, kaya tumango ako. Sige, tawag tayo ng waiter, tugon ko, na siya namang agad naming ginawa. Binigyan kami ng papel ng waiter at ballpen, at doon namin isinulat ang mga request namin na kanta. Pero bukod doon, ay may naisip akong gawin. Hindi ko alam kung tama ba ito, o wala sa lugar, pero humingi ako ng isa pang papel at naglagay ako doon ng kanta na balak kong kantahin sa stage. Pagkatapos noon ay umalis na rin ang waiter at ibinigay sa banda ang mga papel. Nagpatuloy pa rin naman kami sa pag-inom at kwentuhan habang hinihintay ang mga request namin. Pakonti-konti lang ang iniinom ko. Napansin ko nga na ilang beses nang nagsali ng panibagong shot ng alak sina Mike at Monique sa mga baso nila, pero ako ay hindi pa rin nauubos yung una kong inilagay sa baso ko, kahit pa konti lang yun. Mukhang hindi naman nila ako napapansin, kasi ay wala silang sinasabi. Pero ako na rin mismo ang unang nahiya sa sarili ko, kaya naman ininom ko na yung natitirang laman ng baso at napangiwi pa nang gumuhit ang pait nun sa lalamunan ko. Mukhang malakas ka nang uminom ngayon ah. Mababa ang boses na saad pa ni Mike pagkatapos nun habang nakatingin sa akin. Ah hindi naman, kanina pa kasi yung laman ng baso ko, sagot ko na lang, tapos ay hinawakan ko ang bote ng alak para magsalin ulit sa baso ko. Napatingin pa ako sa baso ni Mike at napansin ko na wala na namang laman yun. Lagyan ko na rin ba ang sayo, tanong ko pa. Sige lang, sagot niya, kaya naman pagkatapos kong lagyan ang baso ko ay nilagyan ko iyong sa kanya. Cheers tayo, bottoms up, malawak ang ngiti at masayang wika naman ni Monique, bago itinaas ang baso niya. Medyo napangiwi ako kasi ay kalalagay ko lang ng alak sa baso ko, at hindi pa yun malamig, ganun pa man ay sumali pa rin naman ako sa kanila. Pagkatapos mag-cheers ay straight naming ininom lahat ang laman ng mga baso namin, napangiwi na naman ako at muntik nang maduwal dahil doon. Mabuti na lang at hindi naman nangyari. Sa pangalawang shot na yon, naramdaman ko na medyo nahihilo na ako, kaya ang balak ko ay magdahan-dahan na ulit. Ang cute mo Alex, nakakadalawang shot ka pa lang pero kahit madilim, halata na namumula na ang buong mukha mo, natatawa na saad ni Monique sa akin. Oo nga eh, ang init sa pakiramdam ng alak. Hindi kasi talaga ako umiinom, sagot ko na lang. Pero sinamahan mo pa rin kami dito. Kaya thank you, nakangiti na sagot niya. Alam mo Alex, mula noon ang sweet mo ng kaibigan, kaya sobrang swerte ang magiging girlfriend o boyfriend mo, nakangisi at makahulugan na saad pa niya, na parang pinaparinggan si Mike.
Bahagya akong napatingin kay Mike at nakita ko na seryoso lang siyang nagtiim ng bagang bago nilagyan ulit ng laman ang baso niya. Maya-maya pa, ay biglang tinawag ng vocalista ang pangalan ko. Medyo nagulat ako doon, maging ang mga kasama ko sa mesa ay mukhang nagulat. Kakanta ka Kuya Alex, hindi makapaniwala at malawak ang ngiti na tanong pa ni Mikey sa akin. Go Kuya Alex, excited at pumapalakpak na saad naman ni Misty. Pilit na lang akong ngumiti sa kanila, at kahit medyo nahihilo na talaga ay pilit ko ring inayos ang sarili ko at tumayo, para maglakad na papunta sa stage. Galingan mo Alex, nakangiti na wika ni Drake na sinalubong ako, tapos ay umakbay pa siya sa akin habang naglalakad ako, at sinamahan niya ako hanggang sa makaakyat na ako ng stage. Hello po, magandang gabi, mababa ang boses at nahihiya na bati ko nang nasa harap na ako ng mikropono. Muli kong tinignan ang mga kasama ko sa mesa, sina Monique at ang kambal ay malawak ang ngiti, samantalang si Mike ay seryoso lang na nakatingin sa akin. Kinausap muna ako ng vocalista, tinanong nang kung ano-ano, at sumasagot naman ako. Hanggang sa tinanong niya ako kung bakit ito daw ang gusto kong kantahin. Minsan na po kasing kinanta ito para sa akin ng isang tao na mahalaga sa buhay ko, kaya this time, gusto ko na ako naman po ang kakanta ng awiting ito para sa kanya, nakangiti pero kinakabahan na sagot ko. Alam ko na sobra kitang nasaktan, at alam ko rin na kahit pa ulit-ulit mong sabihin sa akin na wala na ang mga nangyari sa'yo, na okay ka na, alam ko na deep inside, dala mo pa rin sa puso mo ang mga nangyari. At ang gusto ko lang ngayon ay makabawi sa'yo, kaya sana ay hayaan mo akong subukan na ayusin ang lahat, na ayusin ka, dagdag ko pa habang nakatingin kay Mike, dala marahil ng pagkahilo dahil sa konting alak na nainom, kaya nagawa kong sabihin yon. Pagkatapos kong sabihin yon ay sumenyas na ang vocalista sa mga member niya, at nagsimula na nga ang intro ng kanta na Fix You. Nagawang kantahin ni Mike ito para sa akin noong unang beses na nag-away kami, at bigla na lang akong umalis kasi ay nasasaktan ako. Ngayong alam ko na ako naman ang nanakit sa kanya, ako naman ang kakanta nito. Minsan talaga ay nakakatawa maglaro ang tadhana, pero madalas ay tayo rin naman mismo ang gumagawa ng tadhana natin. Nang nagsimula na ako sa pagkanta ay hindi ko inalis ang tingin ko kay Mike, maging siya ay seryoso lang na nakatitig sa akin. Medyo madilim man sa lugar, at medyo malayo man ako sa kanya, ay kitang-kita ko pa rin ang maraming emosyon na naglalaro sa mga mata niya, at alam ko na mas nangingibabaw sa mga emosyon na iyon ang sakit. Ilang sandali pa, wala pa ako sa kalahati ng kanta ay nakita ko na parang may ibinulong si Mike kay Monique, nakita ko ang pag-aalala na gumuhit sa ekspresyon ni Monique, tapos ay tumayo na si Mike at nagsimulang maglakad paalis. Bigla akong nakaramdam ng sakit, gayong alam ko na alam niyang para sa kanya ang kanta na ito. Ganito ba ang naramdaman niya noong kumanta siya para sa akin, tapos bigla na lang akong umalis, hindi ko alam. Pero alam ko na grabe ang sakit na naramdaman niya dahil sa akin. Pakiramdam ko tuloy, ngayon ay bumabalik sa akin ang lahat. Hindi ko alam kung saan pupunta si Mike, pero agad akong tumigil sa pagkanta at hinarap ang vocalista. Sorry po, kinakabahan ako eh, bulong ko tapos ay ibinalik sa kanya ang mikropono, agad naman niyang tinanggap yon tapos ay itinuloy niya ang pagkanta, sobra akong nahihiya sa lahat. Kaya naman nagmamadali akong bumaba ng stage para lumabas at sundan si Mike, gaya ng ginawa niya sa akin noon. Nakita ko naman siya sa may parking lot, nakasandal siya sa sasakyan tapos ay tahimik na nakatitig sa kawalan na parang malalim ang iniisip niya. Mike, mababa ang boses na saad ko, kaya napatingin siya sa akin. Anong kalokohan ba ito Alex ha? Mahina pero madiin na tanong niya. Anong ibig mong sabihin, kinakabahan na tanong ko. Alex pwede ba huwag mo na akong gawing tanga, sigaw niya, kaya agad akong napasinghap. Mula nang bumalik siya, ay lagi siyang nakangiti sa akin, at lagi niyang sinasabi na okay na siya, na wala na sa kanya ang mga nangyari, at ito ang unang beses na nagpakita siya ng ibang emosyon sa akin. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga ginagawa mo ha, na kahit sarili kong tatay, at sarili kong pamilya na gagawa mong utuin dyan sa mga plano mo na hindi ko maintindihan,
Alex, hindi ako tanga para hindi mapansin yun, dagdag pa niya. Mike, sorry, pero gusto ko lang namang magkausap tayo ng maayos eh, sagot ko. Nagkausap naman na tayo ah, okay na ang lahat, at ang sinabi ko okay na ako. Hindi pa ba sapat yun? Hindi pa ba sapat na kahit ang sakit ng ginawa mo sa akin, umakto pa rin ako na matalik tayong magkaibigan pagkabalik ko? Pinipilit ko na pakisamahan ka ulit, Alex, sa kabila ng mga nangyari, kasi nanghihinayang din ako sa maraming taon na naging magkaibigan tayo. Hindi pa ba sapat yun ha? Naiinis na saad niya. Hindi, Mike, hindi sapat yun, kasi alam ko na deep inside hindi ka okay, kasi alam ko na nagsisinungaling ka, kasi alam ko na masama pa rin ang loob mo sa akin, at hindi ko lang naman gusto na habang buhay mong dalhin ang sama ng loob na yan sa puso mo eh, sagot ko, kaya sarkastiko siyang natawa at napailing pa. Tang ina naman, Alex, okay na ako, pinipilit ko na maging okay kasi alam ko na yun ang tama, pero mula nang bumalik ako dito, wala ka ng ibang ginawa kung hindi ang tignan ako gamit ang mga mata na yan na parang nagsasabi na mahal mo pa ako at gusto mong bumalik ako sayo, sigaw niya, bagay na siyang kinagulat ko. Gusto mo na magkausap tayo ng maayos, sige mag-usap tayo, ipaliwanag mo sa akin ngayon kung bakit sinaktan mo ako, pero pwede bang pagkatapos nito tumigil ka na sa mga kalokohan mo ha? Tigilan mo na ako, hayaan mo na lang ako na umaktong okay hanggang sa maging okay na talaga ako. Hindi yung ginugulo mo pa rin ang isip ko na para bang hindi pa sapat yung sakit na binigay mo sa akin noon, madiin na dagdag pa niya. Sorry, Mike, naluluha na sagot ko. Anong sorry? Akala ko ba gusto mong mag-usap tayo ng maayos, tapos ngayon sorry lang ang sasabihin mo? Tang ina, magpaliwanag ka kung bakit mo ako sinaktan noon at ginawang tanga, sabihin mo sa akin kung bakit ang dali sa'yo nabitawan ako, kahit pa wala akong ibang ginawa kung hindi ang intindihin, suportahan at mahalin ka, gumawa ka ng dahilan, sige, makikinig ako, puno ng hinanakit na sigaw niya sa akin. Wala akong masasabing dahilan, Mike, kasi kahit sa ang anggulo alam ko na nagkamali ako, nasaktan kita, at gusto ko lang talaga na makabawi sa'yo sa puntong ito, umiiyak na sagot ko. Sige nga, Alex, sabihin mo sa akin kung paano ka babawi sa akin, mababago ba nun ang katotohanan na basta mo na lang akong binitawan noong mga panahon na kailangan kita? Alex, simula pa lang sinabi kong all or nothing ang meron tayo, pero ang dali pa rin sa'yo na sabihin nagbago na ang nararamdaman mo, ang dali sa'yo na itapon ang lahat eh. Bakit nagkulang ba ako sa'yo? Sana sinabi mo para dinagdagan ko, some obra ba ako? Sana sinabi mo para binawasan ko. Pero wala eh, basta ka na lang bumitaw at sinabi sa akin na hindi mo na ako mahal, at alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na marinig yun ha, sigaw niya, sa puntong ito ay umiiyak na rin siya. Kasi habang ikaw pala ang inspirasyon ko at nagbibigay ng lakas sa akin, ako naman pala ang nagpapahirap sa'yo, iyon ang nasa isip ko noong gabing iyon, Alex. Kaya paano ko pa ipipilit ang sarili ko sa tao na gusto na akong bitawan? Paano pa ako lalaban para sa atin kung ikaw mismo sumuko na? Paano pa ako kakapit kung alam ko na masasakal lang kita? Umiiyak na saad niya. Alex, nagmakaawa ako sa'yo nung gabing yon. Ilang beses akong nakiusap, pero hindi mo ako pinakinggan. Pero ngayon titignan mo ako gamit ang mga mata mo na nagsasabing mahal mo pa ako. Grabe ka, Alex. Pwede ba huwag mo na akong gagawing tanga ulit ha? Madiin na saad pa niya. Hindi ako agad na nakasagot, kasi ay nahihirapan na akong huminga kay iyak. Pero ito naman ang gusto ko, yung magawa niyang ilabas yung mga sama ng loob niya sa akin, at masabi ang lahat ng gusto niya. Hindi yung aakto siyang okay lang ang lahat kahit pa hindi naman. Nagsinungaling ako, Mike, mababa ang boses na wika ko habang patuloy sa pagluha maya-maya pa. Hindi totoo na nagbago ang nararamdaman ko. Hindi totoo na hindi nakita mahal. Sinabi ko lang yun kasi pakiramdam ko sa akin na lang umiikot ang mundo mo, na pagdating sa akin, nagagawa mong iwan at talikuran ang lahat kahit na gaano pa ito kahalaga, pero pagdating sa pamilya mo, ang hirap sa'yo na magsakripisyo. Pero mali ako, mali na ginawa ko yun, mali na basta na lang akong gumawa ng desisyon na makakasira sa ating dalawa. Kung maibabalik ko lang ang lahat, gagawin ko, sana mas nagtiwala ako sa'yo, sana nagtiwala ako na magagawa mong intindihin kung mas kinausap pa kita ng maayos, kaya sorry, Mike, sorry talaga, mahaba at patuloy sa pagluha na saad ko.
At sorry rin kung nagagawa kitang tignan hanggang ngayon na may halong pagmamahal, na parabang hindi kita nasaktan ng sobra. Ang hirap lang kasing itago ng emosyon at nararamdaman eh. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko na hindi na ako umaasang babalik pa tayo sa dati. Pero alam mo sa totoo lang, hindi na mahalaga pa yon. Kasi ang gusto ko lang ngayon ay magawa mong pakawalan yung sakit at bigat na nararamdaman mo dahil sa akin, umiiyak na saad ko pa. Mike, mula pagkabata, sobra kang nagtiwala sa akin, alam ko ang kwento mo, at alam ko kung gaano kahirap sa'yo ang magtiwala. At pagkatapos ng ginawa ko sa'yo, madalas tinatanong ko sa sarili ko kung ano pa ba ang kaibahan ko sa mga tao na sinaktan ka ng sobra noon, kung meron man siguro, iyon ay mas masakit ang ginawa ko sa'yo. Kasi nga sobra kang nagtiwala sa akin at sobrang laki din ng bagay na sinira ko, dagdag ko pa. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, pero humakbang ako palapit sa kanya tapos ay niyakap ko siya. Mike, sorry ulit, sana kaya kong ibalik ang oras para baguhin ang mga nagawa ko. At salamat din kasi nagawa mong sabihin sa akin ang lahat ng sakit at sama ng loob na nararamdaman mo. Naiintindihan ko kung hindi mo pa ako magagawang patawarin. Kasi alam ko naman na hindi biro ang mga pinagdaanan mo dahil sa akin. Pero tandaan mo na nandito lang ako lagi, naghihintay, umaasa na isang araw, magagawa mo ulit akong tignan na walang halong galit at sama ng loob. Kahit bilang isang matalik na kaibigan lang, patuloy sa pagluha na saad ko bago ko mawala sa yakap. Nang hinarap ko siya ay nakita ko ang pinaghalong gulat at sakit na naglalaro sa mga mata niya na lumuluha rin. Kahit na gaano pa katagal yan, maghihintay ako, bulong ko pa. Tapos ay humakbang ako palayo at tumalikod na, medyo nagulat nga ako nang makita si Monique at ang kambal na nakatingin sa amin. Si Misty ay umiiyak din, pilit naman akong umiti sa kanila bago marahang tumango, tapos ay nagpatuloy na ako sa paglalakad paalis. Mabuti na nga lang at may dumaan agad na taxi, kaya sumakay na ako agad at nagpahatid pa uwi sa bahay. At kahit na nasa biyahe ako, ay hindi pa rin ako matigil sa pag-iyak. Pagka-uwi sa bahay, kahit na papaano ay hindi na ako umiiyak. Pero namumugto pa rin ang mga mata ko, mabuti na nga lang at nagpapahinga na ang mga magulang ko. Ayaw ko naman kasi na makita nilang ganito ako, ayaw ko na mag-alala sila sa akin. Pagkarating sa kwarto ko, ay nagpa siya ako na gumawa ng video greetings para sa birthday niya bukas, at para matapos ko na ring i-edit yung pinapagawa ni Monique sa akin. Para akong baliw habang nakaupo sa silya sa may study table ko at nakaharap sa camera, ganun pa man ay pilit pa rin akong umiti kahit na namumugto ang mga mata ko. Hello Mike, maligayang kaarawan sa'yo, paninimula ko. Gusto ko lang sanang sabihin na maraming salamat sa lahat ng magagandang bagay na ginawa at itinuro mo sa akin, mula noong mga bata pa tayo, kilalang kilala na natin ang isa't isa, at ikaw ang number one na kakampi ko. Pinatunayan mo sa akin na hindi natin kailangang maging kadugo ang isang tao, para maituring natin itong pamilya, nakangiti na saad ko. Naalala mo noon, gustong-gusto mong mag-alaga ng aso, at binilhan ka naman ni Tito Mon, pero nang nalaman mo na natatakot ako sa aso, pinamigay mo rin yon, para lang makapunta pa rin ako sa inyo na hindi natatakot at kinakabahan. Tapos yung mga paborito mong laruan noon, ibinibigay mo sa akin para lang mapasaya mo ako. Ang daming nagsasabi na sa ating dalawa, ako daw yung good boy, at ikaw yung pasaway, pero napagtanto ko na mali sila, na nagagawa lang nilang sabihin yon kasi hindi nila tayo kilala. Kasi para sa akin, ikaw na ang pinakamabuting tao na nakilala ko, ang dami mo nang isinakripisyo para sa akin, at sobrang swerte ko na nakilala at naging kaibigan ko ang isang kagaya mo, dagdag ko pa. Mike, alam ko na hindi biro ang mga pinagdaanan mo mula noong mga bata pa tayo, hanggang sa lumaki at nagkaisip ka na. Nakita kitang nasaktan, umiyak, at naging masaya, at sorry kung may mga pagkakataon na sobra akong naging unfair sa'yo, pero ganun pa man, gusto kong malaman mo na sobra akong proud sa'yo. Kasi sa kabila ng mga hirap at sakit na yon, ay lumaki ka pa rin na mabuting tao na may mabuting puso. At wala akong ibang hiling kung hindi ang maging masaya ka, kasi alam ko na yon ang deserve mo. Maraming maraming salamat ulit sa pagiging mabuting kaibigan Mike, happy birthday ulit, and enjoy your day, wika ko pa.
Pagkatapos nun ay nakangiti akong kumaway sa video at pinatay na yun. Ni hindi ko nga alam kung paano ko nagawang sabihin ang lahat ng yun na nakangiti lang at hindi na umiiyak, siguro ay napagod na ang mga mata ko kanina. Hindi naman ako nagdalawang isip na i-edit ang mga videos, nang matapos ay inilagay ko yun sa isang flash drive at nagpa siya akong magpahinga na. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako, pero hindi ako makatulog, at aminado ako na sobra akong nasasaktan kapag bumabalik sa likod ng alaala ko yung umiiyak na mukha ni Mike kanina, habang sinasabi niya sa akin yung sakit at sama ng loob na dinulot ko sa kanya, maging yung sinabi niya na tila punyal na sumaksak sa puso ko. Gusto mo na magkausap tayo ng maayos, sige mag-usap tayo, ipaliwanag mo sa akin ngayon kung bakit sinaktan mo ako, pero pwede bang pagkatapos nito tumigil ka na sa mga kalokohan mo ha? Tigilan mo na ako, hayaan mo na lang ako na umaktong okay hanggang sa maging okay na talaga ako, hindi yung ginugulo mo pa rin ang isip ko na para bang hindi pa sapat yung sakit na binigay mo sa akin noon. Iyon ang sinabi niya, at siguro nga tama siya. Siguro hindi ito ang tamang panahon para ipagsiksikan ang sarili ko sa kanya gayong sariwa pa rin sa kanya ang lahat kahit na ilang buwan na ang lumipas. Hindi pa rin ako sumusuko sa kagustuhan ko na magkaayos kami, pero sa ngayon, bibigyan ko muna siya ng sapat na panahon hanggang sa magawa na niya akong harapin na hindi bumabalik sa kanya ang lahat ng sakit. Kung kailan mangyayari yun ay hindi ko alam, pero gaya ng sinabi ko, maghihintay ako kahit pagaano katagal.